Magkano o magkano na kaya ang pamasahe? Ano kaya ang lagay sa daloy ng trapiko? Maas ba ang petrolyo? Ano na ba ang balita sa labas ng bansa? Umuunlad na ba ang ating ekonomiya? Mga latest sa showbiz at kung ano pang uso. Walang takas, dito ang mga taong mapang-abuso. Magandang umaga, bayan! Kabayan! Di tayo papabayaan, talagang maaasahan si kabayan. Kabayan! Una sa balita at palatayan si kabayan. Kabayan! Pangyarihan ng mga bayan. Kabayan! Kabayan! Sugang pang maglilingkod sa sambayanan. Inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay, kabataan. Bilang purong salita, nakikita sa gawa. Servisyong publiko para sa masa at madla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan! Narito ang nag-iisang kabayan, Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Pebes po, kabayan! Webes! April 11, 2024! Holiday! Yehey! Kahapon, hindi ngayon. Sobra na kayo. Dalawang araw na holiday. Gusto pa nyo holiday ngayon? Pero ang sarap, ano? Ang sarap ng traffic pag holiday. Dapat ipagmalaki yun ni Chairman Artes ng MMDA. Ah, napaganda niya ang traffic nung dalawang araw na holiday. Chairman Artes! Kahit yung local government na baguhin ang kanilang oras ng pagpasok, 7 to 4. Ah, dapat 8. Pero gawing 7 to 4, mas maaga. Ewan ko kung may epekto ito. Baka sakali. Kaunti. Ha? Kaunti. Tingnan natin kung ano magiging epekto po ng 7 to 4 sa local government lamang ho yan. Ha? Hindi kasama dyan ang national government. Bukas na po ang aming mga Viber number. Unahin natin ang Teleradio Servicio Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000 at ang ating kabayan Viber number 0898-007-5296 0898-007-5296. Balikan nga uli natin ang investigative journalist at kolumnista ng Philippine Star na si Ginong Jarius Bundok. Baka sakaling may alam siya tungkol dito sa naging kasagutan ni Secretary Yulo sa mga sinasabing batiko sa kanya. Mr. Jarius, magandang umaga po! Po sa inyo, kabayan Noli. Ang sa mga nakikinig at nanonood. Ang sinasabi ni Secretary Tony Yulo Loizaga, parang bakit ngayon lang na napag-uusapan niyang Yulo King Runs. Bakit ngayon lang? Bakit noon na hindi napag-usapan ito? Ako ang isasagot ko dyan ay dahil ngayon lang napapag-usapan dahil ngayon lang siya naging DNR Secretary?
Oo nga po. Di ba? Opo. Kasi wala naman po siya sa pamahalaan noon. Hindi po siya government official. Kaya she, in her private capacity, she was acting as executor and administrator of the Yulo family estate. At bahagi po ng Yulo family estate na ina-execute niya. Yung siya ay naglalaban ng interest noon. Yung Yulo King Ranch, ano po, yung 40,000 hectares na inokupa nila po doon sa Palawan, sa bayan ng Buswaga at ano at Coron. Coron, dalawang bayan. Natural po maki-question 'yon kasi nagko-conflict of interest po ngayon sa tungkulin niya bilang DENR secretary dahil dapat may pagtanggol niya yung mga protected areas po eh. Oo, at ang alam ko ang maging ang mga tao diyan sa Coron at sa Buswanga at maging ang local government na nakausap natin eh parang natutuwa sila sa nangyayari dahil parang apektado rin sila yung mga pamilya nila nung bata pa sila ay mga pamilya nila ay naapektuhan din dahil 40,000 hektarya isipin mo yun na Jarius paano mo iipunin ang 40,000 na hektarya na lupain eh di siyempre sasakupin kaya dalawang bayan ang nasakop yung 40,000 hectares yung nabanggit ko nga po sa inyo nung Lunes Kabayan Noli 10 Maynila po ito kasi ang Manila, the area of Manila, the capital of our country, the city of Manila is a little over 4,000 hectares po. Eh ito 40,000 hectares. So 10 Maynila po ito eh. Kaya nga eh, ang laki nun. Buswanga Pasture Reserve. Malaking bahagi po ito, mga mahigit nasa 26,000 hectares po ay nasa Buswanga. Wow. And ano and 14,000 po nandun sa Coron. Oh. Magkatabing bayan at isla po ito eh. Sa, correct. Opo. Sa northern ngayon, Palawan. Ang sabi niya, ang tinatanong ko lang po ngayon is bakit po binabato po sa akin ngayon ito mga questions na ito at sino pong makikinabang dito sa pagbato sa amin ng ganitong mga tanong at mga akusasyon. Yun. Opo. Sabi ni Loisada. Sa akin po, ang makikinabang po ano ay ang taong bayan kasi po napakahalaga ng kalikasan para sa ating ano po eh unang-una kalusugan po natin ito eh dahil pag wala po pag hindi po napapagtanggol yung protected areas ano mga pasture land mga gubat ganun po ano po ang effect nito sa atin yung climate change po eh sumusunod. Oh yes. Oh sobrang init o kaya sobrang lakas ng bagyo. Yung mga extreme weather conditions po eh. Pangalawa, ito po ay yaman po ng bansa, ng estado at dapat nakikinabang po lahat tayo. Yeah, yung karamihan. Kaya po, assets po natin ito kumbaga eh. Ang sinabi pa niya, ang iniisip ko po ngayon is may mga tao na may mga grupo na siguro hindi po masyadong masaya sa pag-approach ko sa evidence-informed governance. Ano yun? Pero meron din namang masaya doon. Ano ka ibig sabihin nun? Hindi masyado yung na-elaborate ito, yung evidence-informed governance. Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin. Kaya nga, ano, kasi mga ganong ano, mga termino. Marami po silang ganyan eh. Meron pang ang transform. Mahaba po yung ibig sabihin po nitong transform. Isa pong programa ito na ini-involve daw po lahat ng stakeholders ano po, sa pagtatanggol ng kalikasan. Pero nung nilaunch po itong transform sa lalawigan ng Rizal, kung saan po nandoon yung Upper Marikina watershed, ano po, na 26,000 hectares na dapat nakagubatan, pero nakalbo na po yan, tsaka pinagnananakaw na ng mga sindikato. Mm-hmm. At karatig po niyan ay yung bundok po ng Montalban, wow. Ano po, kung saan may 15 quarriers. Oo nga, nauubos na yun. Nakita na, nag-chopper na ako minsan dyan. Oho. Tsaka noong pong buhay pa si Secretary Gina Lopez po, ipinakita niya yung kinuna niya mula sa helicopter din po. Naku, ang lalim na po nung ano, parang natapyas na yung bundok doon sa Montalban. Kaya grabe ang mga baha dito sa atin, lalo na nung Super Storm Ondoy, eh milyong katao po ang nasalanta noon eh, nung sobrang baha. Tsaka yung mga nasirang mga bahay, mga kagamitan, mga sasakyan, pati nga po yung mga sabi nga pati mga photographs, mga photo albums, wasak na ano po eh. Eh yun po. Opo. Nung nilaunch po 'yun, nung
nung October lang po, ay hindi po inimbitahan yung mga environmental NGOs, saka yung mga katutubo, or yung nagre-reforest po doon sa Upper Marikina Watershed, yung Masungi Foundation. Pero ang imbitado po doon ay yung may-ari po ng dalawang quarry na gustong tibagin yung Masungi, ano po, na 3,000 hectares na nire-reforest, saka merong 62 million year old ano po mga limestone formation. Wow. National relic po. Oh, ang ganda noon eh. Million years. Tapos imbitado rin po ron at nakapirma po ano at nilabas ko nga po yung retrato doon sa aking column din. Yung pong representatibo po, Secretary General po siya nung samahan nung 15 quarry years po sa Montalban. Yun po ang mga imbitado ron, pero yung pong mga tigapagtanggol ng kalikasan, wala. Kaya, hindi ko po alam kung ano yung... pero yun po ang nangyayari ngayon, kaya umaangal po yung mga NGOs mismo. Kaya nga po, nung November, ito lang po, nung November naman, question po siya sa Senado, si Secretary Yulo Loizaga, kung bakit 1.1 billion di po, hindi M, ano po, 1.1 billion pesos po ang nagasta sa pagbabiyahe sa ng office, na budget po ng Office of the Secretary. Eh. So, ibig sabihin, siya at saka yung personal staff niya, yung mga nakapaligid sa kanya, yun ang nagbabiyahe. Uh-huh. Sa iba-ibang, ano po eh, iba-ibang bansa. Pero, sabi ng mga NGOs, absent naman siya doon sa napakalaking konferensya po nung late 2022 sa Egypt, yung tinatawag na Conference of Partners po tungkol sa climate change, COP27, napakalaking pulong po noon. Wala naman siya ron. Tapos the following year, 2023, sa Dubai po ginawa, ang malaking event lang po roon ay yung nilaunch niya yung Philippine Pavilion doon at hindi po kasama yung mga civil society environmentalist at conservationist. Uh-huh. Ang mga nandoon po yung mga representatibo ng mga malalaking negosyo na may negosyo? Mga minahan po yung mga may minahan at sila rin yung nag-sponsor doon sa Philippine Pavilion. Yun, yung may interest doon sa negosyo. Hindi doon sa environment. Opo, kaya po, ano eh. Kaya, yun po ang mga nagiging batikos ngayon. Kasi ang sinasabi po, dahil may dahil doon sa, parang nag-align po doon sa interest niya doon sa pamilya niya na may pinagtatanggol nila yung pag-okupa doon sa 40,000 hectares na protected area. Ano po, laban sa gobyerno na nais ito, ano, isinequester po yung Yulo King Ranch Corporation. Ang ano po is pinagtatanggol niya yung negosyo over the environment, kaya po nakikita. Pero isang malinaw na ehemplo dito, Jarius, ay yung tinanggal niya sa isang foundation na nagpuprotekta sa Masungi Geo-Reserve. Sila ang nagpuprotekta, sila pa ang tinanggalan ng karapatang iprotektahan yung naturang Masungi. So ang naisip dito ng taong bayan, kinonsidera niya yung kumpanya na magtatayo ng wind farm po. Oo, doon sa lugar. So, inalis sa foundation na nagbibigay ng proteksyon sa Masungi? Yun ang sigaw dito. Bakit ganun? Bakit nauna pa yun? Yun nga po eh. At saka, bakit po binigyan ng Protected Area Management Board ng pinahintulutan po itayo yung ano na yun eh, yung wind turbines na yun. Wind power. Sa bahagi ng Tanay, sa Masungi area, sa kagubatan po, na bahagi ng Tanay, doon po sa bundok. Bakit pinayagan yun? Masisira pa nga po yung 62 million year old limestone formations. Kasi sa gilid mismo eh, nung limestone formations po, magbubutas kayo doon eh. Pinatay yung mga turbina, may concrete platform po yun. Nako. So binabakbak po nila yung lupa para magbuhos ng konkreto, ganun po eh. Mawawasak po yun. Sabi nga po ng National Museum, this is a national treasure, national relic po ito na dapat ipagtanggol. Tsaka yung mga wind farm po,
pag nilagay nyo sa kagubatan, ang tendency po niyan ay makapatay yan po ng mga birds and bats, mga paniki po at ibon. Mawawala yun doon. Kasi po na ano sila, na-attract sila doon sa umiikot, natatamaan Nako, sila. Tatama, patay. O, patay po. So, imbis na mapagtanggol sila, yun ang nangyayari. Kaya nga po sa ibang parte ng mundo, kine-question po yung mga wind farms na ganito dahil sa harmful effect din nila sa nature. While nakaka-produce ka ng murang kuryente, imbis na gumamit nga naman ng uling, ng coal or petrolyo. Opo. Eh, pero ito naman ang epekto, kaya wine-weigh din. And then, tsaka kung masisira din ang environment, di ba? Ngayon, ang pinagtataka rin natin, itinatanggi niya na may kinalaman din sila dito sa ano? Sa ang tawag dito sa Buswanga at saka sa Coron sa YKR ha kasi ang sinasabi yung kanyang ama na isang negosyante ay umano ay naging crony ni dating Pangulong Marcos Sr. At ito yung tatay niyan si Luis Yulo na major stockholder naman ng YKR so kung dinideny niya na hindi pag-aari ng mga Yulo ang naturang pasture land. Paano? Sino may-ari? Sabi niya, gobyerno daw. Never daw na naging private ito. Dapat ay gobyerno ang may-ari. So, bakit kung gobyerno, ba't hindi mapakailaman ng gobyerno? Especially ng local government. Oho. Kasi po, kinukontra ka nila po eh. Strictly speaking po, if we will go by the presidential proclamation 1387 noong 1975, ay talagang pag-aari po ng Estado yan, ng gobyerno. Public domain po ito, kung tawagin, at inilagay pa nga po ni President Noynoy Aquino later on sa pangangalaga ng Bureau of Forestry. Ano po? Kasi pasture reserve po, parang forest reserve. Pero, well, it is owned by the government. Bakit po naokupa at ginamit po ng isang pribadong kumpanya, yung Yulo King Ranch? At dinevelop po yan at dyan po nagpastol ng kalabaw tsaka, baka. Ng baka tsaka kabayo tsaka pati kambing at para daw sa food security nung panahon ng delayed Marcos Senior. Oho, yun po ang naging katuwiran po noon. Opo. Pero the fact remains na ano yun eh, na dineclare po ni Marcos Senior na hindi pwedeng pasukin ito para mangaso doon. Bawal po mag-hunting doon, bawal ang settlements doon, bawal ang agrikultura, pati agrikultura po bawal kasi masisira nga yung kagubatan. Oo, ang kagubatan. Oo. Tapos, bawal po ang komersyo at ang industriya. Tapos, bawal pong ibenta yon tsaka ibahagi sa ibang kahit kanino man. Pero naokupa po ng... it came into the possession, basically, of Yulo King Ranch. The following year, 1976. Kaya po nung 1986 naman, nung pumasok po yung Cory Aquino administration, may PCG din na. Po ito ng Presidential Commission on Good Government. Sinequestered. Opo, at nagsampa po ng hinabla po sa ombudsman, tapos umabot na po yan sa Sandigan Bayan. Yung case number 0024. Yan po kasing ano, yung cases po na 0001 hanggang 0025 yata o 26, tungkol po, laban po lahat yan kay Marcos, Imelda, sa pamilya nila at sa mga cronies po nila. Yan po mga hamla na iba-ibang hamla po ng PCGG sa correct. Sa gobyerno po. Sa mga cronies. Dahil po sa pagpa-plunder daw. Yun po ang ano. Apo. At umaandar pa po itong kaso hanggang ngayon. Ngayon, hindi lang pala ang Yulo family ang kasama dito. Dahil ang sabi sa report, no 1975 nga, tama ba ito? Along with Roberto Sabido, Jeronimo Velasco, Jose Madrigal at Peter Morris ay inorganize daw ang YKR Corporation. Yun. Yulo King Ranch. Po. Yulo King Ranch. Bakit na Yulo King Ranch? Pero marami rin, hindi lang pala sa si Yulo dito. Pero the fact na Yulo ang nandun sa pangalan. Kaya nga eh. Yulo King Ranch. Tapos later on, ginawa nila YKR na lang, YKR Corporation. Oh. Pero Yulo King Ranch. Yun lang po, pa rin yung ibig sabihin. YKR. Yan po.
Okay, titingnan natin. Jaris, ko ano pa mga susunod dito tungkol dito? Ito ay dito malaking question sa kakayahan ngayon ni Secretary Antonia Yulo Lusaga kung paano niya pangangalagaan ang ating kalikasan bilang Department of Environment and Natural Resources Secretary. Kasi nag-anunsyo po siya na bubuksan niya 1,000,000 hektarya ng kagubatan para sa investment. Naku. Saka 292 na mga bukal. So, pero wala pong detalyes, kaya kinakabahan na naman yung mga environmentalists. Teka, anong detalyes nito? 1,000,000 hektarya ng gubat. Oo, ang dami nun ah. Saka 292 na bukal. Aba, ano ito, mga public water... Parang kung totoo yan, ang nasa isip niya ay negosyo. Hindi protection ng environment. Sinasabi ng mga conservationist, bakit puro negosyo ang nangyayari imbis na pagkatanggol po ng kalikasan? Yun po. Mm-hmm. Tingnan natin kung ano mangyayari, Jarius. Maraming salamat sa iyo. Ha? Maraming salamat po. Thank you. Si Jarius Mundok po, isang investigative journalist at columnista ng Philippine Star. Pang ilang araw na namin tinatawagan ng tanggapan ni Secretary Lusaga at nagpadala para kami ng mensahe, wala pa pong kasagutan sila. Inahamon natin si Secretary Lusaga na harapin niya ang ating programa para masagot niya ang mga akusasyon sa kanya. 27 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Kabayan, bukas na ang aming Viber number 0898-007-5296 at 0919-278-3000 lalo na sa naturang isyu sa kalikasan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Si Nico Bagsek, follow-up doon sa pagkakahuli sa SUV na may plate number na 7 at iba pa mga police vehicles dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Naku, binabastos talaga itong EDSA busway na ito. Nico, good morning! Magandang umaga, kabayan. Itim na Toyota Land Cruiser na may plakang number 7 ng 19th Congress ang isa nga sa mga sasakyan na nahuli na dumadaan dito sa EDSA Exclusive Busway ngayong umaga. Papuntang northbound ang sasakyan ng maharang ng mga kawani ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI dito sa bahagi ng Ortigas Station ng bus carousel. Binigay naman agad ng driver ang kanyang lisensya dito sa mga kawani ng SAI nang tanungin ng enforcer. Pinatabi din siya sa gilid dahil maraming bus na dumadaan dito kanina. Nais sanang kausapin ng enforcer ng SAI ang driver na sasakyan pero ayaw nitong buksan ang kanyang bintana. Nang katukin ulit para hanapan ng ORCR ay bigla na lang itong umandar at pumarurot ng takbo at iniwan ng driver ng sasakyan ang kanyang driver's license sa naniniket na enforcer. Nakalagay din sa lisensya, kabayan, ang tinignan namin na sa lisensya ng driver na ngayong April 11, 2024 ang expiration ng kanyang lisensya. Ayon sa SAIC, 2 na ang kumpirmadong paglabag ng driver ng nasabing sasakyan. Ito ay yung pagdaan dito sa busway at ang pagtakbo mula dito sa opisyal na naniniket sa kanya. Maaari din anilang madagdagan ang paglabag nito tulad ng reckless driving at iba pang kaso. Kabayan, hindi na natin nakumpirma kung may pasahero nga ang driver ng sasakyan o kung kasama nito ang senador na may-ari ng sasakyan. Yun. Pero ayon din sa SAIC, kabayan, ay papadalhan ng LTO, Land Transportation Office, ng isang show cause order ang driver, no, para malaman nga nila kung bakit ito dumaan sa exclusive busway at kung sino at kung may pasahero nga siyang kasama kanina. Bukod sa sasakyan na may plakang number 7, kabayan, karamihan din sa mga nahuli ng mga dumadaan dito sa busway ngayong umaga ay mga sasakyan naman ng pulis na wala namang opisyal na operasyon. Ang ilan pa dito, kabayan, ay private vehicles na naglagay o nagmikit lamang ng logo at sticker ng PNP, kabayan. Ano? Malaki yan. So, private vehicles, hindi ito government vehicles, hindi red plate ito, kabayan. Private vehicles, ito na nagmikit lamang ng mga sticker ng pulis. Ano? So malinaw, kabayan, na ginagamit lang ng ilan na mga pulis na ito ang logo para makadaan dito Oy sa Jesus. Busway kahit may utos na ang pamunuan ng PNP
na bawal sila dumaan dito, kabayan. At yun nga, kabayan, ngayon patuloy pa rin ang operasyon ng DOTR SAIC dito sa exclusive busway, kabayan. Pero wala na sila dito sa Ortigas. Lumipat naman na sila doon sa Pasay, sa Maytramo. Doon naman daw sila manghuhuli ng mga dumalabag dito sa busway. Pero ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng traffic dito sa bahagi ng EDSA Ortigas, kabayan, dito sa northbound. Kung makikita mo sa aking likuran, kabayan, medyo tukod ang daloy ng trapiko dito. May pagbagal ng daloy ng trapiko. Pero doon naman sa southbound, kabayan, maluwag ang daloy ng trapiko. Yan ang sitwasyon ngayon ng traffic dito sa EDSA Ortigas, kabayan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nico Bagsik. Ayon, hindi binuksan ng driver. Ang hinala po ay sakay nung naturang SUV na yon. Moderno ha. Yung naturang Toyota Land Cruiser. Moderno ho yan. Mahal ho yan. Ang hinala ay sakay doon sa loob ng sasakyan na SUV yung may-ari ng senador, yung may-ari ng number 7 na yon, na karaniwan po ay yan binibigay lamang sa mga senador. Walang pwedeng gumamit ng number 7. Ha? Senador lamang ho yan. Okay? Natatandaan nyo, nung mahuli yung sasakyan ni Senator Bong Revilla, kinatanggal yun ni Bong Nebrija ng MMDA. Doon, mahigpit pa naman ito si Bong Nebrija. Ngayon yata, sabi ni Doris kanina, nagtuturo na lamang doon sa Academy ng MMDA. Kasi natakot si Chairman MMDA Chairman Artes sa banta ni Senator Bong Revilla na re-reviewin ang kanyang budget. Baka may tinatago doon sa budget. Ito na naman, pangalawa na namang senador na nahuli na dumaan sa naturang busway. Ano ba yan? Ha? Wala, binabastos, hindi ginagalang itong busway na ito na kung sino lang dapat na dumaan. Alas 8.32 sa 30 segundos ng umaga ang ating oras. Sabi nga ni Presidente Bongbong, igalang naman mismo ng mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na ang tungkol sa batas trapiko. Ayun, lumalabas, sila pa ang number one na violators. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Ito yung mga nasunugang kagabi. Si Christian Yosores, may follow-up doon sa mga residente ng Isla Puting Bato sa Maynila. Christian, good morning. Anong oras na tapos yung sunog? Anong oras naging under control? Kabayan, na under control itong sunog bandang alas 8.29 na kagabi at naideklarang fire out bandang alauna 7. Kaniyang madaling araw, inabot ng halos 10 oras, kabayan, bago na ideklarang fire out. At ngayon nga ay nagsisiksikan dito sa May Delpan Sports Complex yung mga pamilyang inilikas mula doon sa nangyaring sunog sa Barangay 20 sa Puting Bato, Tondo, Manila kahapon. Karamihan, kabayan, ay nagpalipas na naman dito sa mga karton at sako na ginawang higaan dahil inuna raw na bigyan ng barangay ng moderate tense yung mga senior citizen. Yung ilan sa mga residente ay naguwian na sa kanilang bahay habang may iba na piniling lumikas muna sa kanilang mga kamag-anak malapit sa lugar dahil mainit at isa lamang yung palikuran dito sa evacuation center. Pasado alas 6:30 lamang ngayong umaga na dumating yung tulong na lugaw at tubig mula sa Manila Department of Social Welfare, pero ayon sa mga nasurugan ay may ilang grupo nang namahagi ng tulong ng pagkain sa kanila kagabi. Yung isa sa mga nasurugan kanina na si Janice ay walang naisalbang gamit dahil hindi niyang inunang iligtas yung kanyang mga anak. Babalik daw sila ngayon sa kanilang bahay dahil sementado naman ito at kailangan lamang iligtas para muling tirahan. Yung ibang pamilya naman ay piniling iligtas yung kanilang mga gamit sa mga kamag-anak dahil natatakot naman ako dito sa evacuation center. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection ay 500 pamilya yung nasunugan, pero ayon naman sa barangay ay hindi bababa sa 1,000 pamilya yung nawalan tirahan dahil sa sunog. Sa ngayon ay ilang pamilya dito ay nagpupuntahan doon sa pinangyarihan ng sunog dahil namamahagi raw doon ngayon ng family card yung LGU para sa opisyal na listahan ng mga nasunugang bibigyan ng iba pang tulong. Ayon sa ilang resident, problema sa saksakan yung pinagmula ng apoy at mabilis na kumalat dahil nadama yung isang pintahan ng mga kalan at LPG, pero iniimbestigahan pa ng PS yung tanging nasunog na nag-iwan ng higit 1,000,000 piso ng pinsala. Ang panawagan lang sa ngayon, kabayan, ng mga residente ay pagkain at damit at gamot para sa mga matatanda at gatas sa mga bata dahil halos lahat sila ay walang maiikas mula sa nangyaring sunog. Brief sa'yo, kabayan. Maraming salamat si Christian Yosores. Samantala, si Dr. Virgil Lo. Okay.
isang gastroenterologist, okay, ng Chinese General Hospital. Meron lang tayo papalop sa kanya. May tatanong lang ho tayo. Dr. Lo, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Opo. Ang Department of Health ay hiniling o nagbigay ng babala sa mga food vendors na panatilihin ang malinis na preparasyon ng mga pagkain dahilan sa mga karaniwang sakit na nakukuha po kapag ganitong sobrang init ng panahon. Doc, ano ba ang karaniwang nakukuha nating sakit na nanggagaling sa mga pagkain kapag ganitong sobrang init po, Dr. Lo? Opo, ngayong summer, no, lalo na record high yung mga temperature, umabot ng 40 degrees Celsius. Iwasan natin yung mga pagkain na mabilis mapanis or magkaroon ng mga matubuan ng bacteria, no? Ito yung mga foods na high moisture containing. High moisture. Tapos, okay. Yes. Opo. Meron din mga pagkain, lalo na yung mga raw tsaka dairy products na mabilis din mapanis. So, ito yung mga kailangan mindful tayo na kainin agad. Kung hindi natin makain agad, ilagay natin sa ref para hindi masira. Ayun, oo. So possible, katulad nung nangyari sa Kidapawan, may mga naapekto ang dahon ng pagkain ng halo-halo at tinakbo sa mga ospital. So posible yun. Dahil ang halo-halo, kinakailangan yung mga sangkap nito naka-refrigerate. Yes po, may maraming dairy products doon sa halo-halo. Oo. Kung hindi nila, kung hindi naka-refrigerator yun, malamang habang nainitan ay nagkakaroon na ng ano, ng mga born diseases. Tama ba? Yes po. Ano po ang karaniwang mga sakit na nakukuha kapag taginit? Well, yung sa pagkain, no? Actually, hindi naman seasonal yan. Year-round naman yan na common yung infectious diarrhea or acute gastroenteritis. Pangunahing risk factor talaga nito is yung marumi yung preparation or yung marumi yung kamay natin. Mm-hmm. Tapos, yun, transfer sa atin. Okay. Yung mikrobyo, tapos nagka-diarrhea tayo. Opo. Ay, anong may sasuggest mo natin sa mga nagtitinda ng pagkain kapag ganitong taginit, lalong-lalo yung mga lugar na, alam mo niya, sa tabi-tabi lang? Oo. Dapat i-prepare nila yung, syempre, dapat malinis yung pag-prepare, no? Maghugas ng kamay. Tapos as much as possible, yung mga hindi madaling mapanis, yung nakapack na, yung three-pack na meals na bibigay na lang sa customer, no, na hindi madaling masira. Oo, tama. So paano natin, kailangan bang, hindi naman kailangan naka-glove yung mga nagpe-prepare, no? Naka-glove sila. Hindi naman kailangan, basta malinis yung kamay. Mas maganda naka-gloves, no, para mas extra protection. Yun, okay. Ay tama ba yung sabihin din na nung katulad sa nangyari sa halo-halo, possible na yung tubig din na iniinom natin na nilalagyan ng yelo ay hindi rin malinis yung mga yelo na nakukuha natin, yung mga ice, cube ice. Yes po, possible po yun, no? Oo, kasi kung mapapansin natin sa mga palengke, kung saan-saan nagagaling yung mga yelo. Yung mga bloke-bloke ng yelo na ginagamit nila sa loob ng palengke. So, yun ang possible na maging source ng sakit. Yes po. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Dr. Lo, at magandang umaga po. Salamat po, kabayan. Dr. Virgil Lo, gastroenterologist ng Chinese General Hospital. Salamat po. Ingat kayo sa pagkain ng mga ganyan, ha. 20 minuto, 30 segundo bago may kasiyam ng umaga. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, dumadaan naman sa apoy yan, eh. Hindi. Ay, mga pagkain, hindi na dumadaan sa apoy. Tuloy kain na lamang. Ha? Kahapon yata, kumain kayo ng halo-halo. Ano? Buti, hindi sumakitan siya nyo. Ingat ho kayo, ha? Ingat kayo. Lalo na ngayon tag-init po. At yung mga nagtitinda, abay, ingat din naman po. Papanatilihing malinis yung inyong tinitinda at malinis yung ating paligid. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro.
Sa kalsada lang ang tingin ha, para sure na safe ang trip mo. Ayon kasi sa pag-aaral ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System, isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidente sa kalsada ay ang human error. Kaya bago bumiyahe, siguraduhin kumpleto ang tulog. At bawal uminom ha, magsalamin din kung malabo ang mata. At kung may sakit na maaaring maging sanhi ng kawalan ng kontrol sa manibela, ay mas maiging huwag magmaneho. Tandaan ang tips na ito para kapag nasa kalsada, lagi tayong may safe trip. Ang pinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Nolly De Castro, pinarangalan ng Reader's Digest bilang most trusted radio presenter para sa taong 2024 para sa kanyang dedikasyon sa responsable at matapang na pamamahayag at serbisyo publiko sa radyo. So, pamalay pa rin po ang misyon na magbigay tayo ng balita na bago at totoo. Maraming salamat sa tiwala, mga kaserbisyo! Mga kaserbisyo! Samahan nyo kami ngayong April 11, 2024 sa Petron Tanduay, Corner Arlegui Street, Barangay 386, Quiapo, Manila. Mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga para sa safe trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kung di doon sa pwede nating pag-usapan ang mga napapanahong issue na dapat pakinggan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Naku, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalakay natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang ma-ipromote natin yung controversial na Pilipinas sa halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan, kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Flash Report! Sandali po, at meron lang tayong Flash Report. Isang trainer chopper ang sinasabing bumagsak malapit sa may Cavite City Public Market. Alamin natin kay Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Commodore, maganda umaga po. Yes, good morning, kabayan. Po, tama ho ba ito? Bumagsak ho yung trainer chopper, helicopter, sa may malapit sa Cavite City Public Market. Ang report po natanggap namin, Commodore, ay yung dalawang piloto ay patay? Kino-confirm pa natin yan. Okay. There was a report that this morning, opo, yung isang R-22 training helicopter ng Philippine Navy na nagkakandak ng emergency landing procedures ay nag-crash sa may likod ng Cavite City Public Market. Oh. So we are still confirming the condition to the pilots. Anong oras? Waiting for the final report on that. Anong oras po nangyari, Commodore? Nakuha natin ang report na 6:45 in the morning. 6:45. Ngayon ay 8:45 na. Okay. 8:45 na. Opo. Wala pa tayong latest pa, Commodore? Wala pa tayong latest. Natakbo naman sila sa Bautista Hospital. Naitakbo yung dalawang piloto. Naitakbo sa hospital yung dalawang piloto. Ilan lang ho ang laman ng helicopter? Dalawa lamang, sapagkat ito ay trainer aircraft. Okay, dalawa lang. Okay, Commodore, maraming salamat po at magandang umaga. Okay, maraming salamat din. Thank you po. Si Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy. So, hindi pa ho kumpirmado, inatanggap din natin balita na yung mga piloto ay patay na. Sana, buhay pa. Naitakbo para ho sa ospital. Ang naturang R-22 trainer helicopter ay nagsagawa ng emergency landing ngayong umaga lamang po sa paligid ng malapit sa Cavite City Public Market. 15 minuto na lamang po bago magikasyam. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Si Engineer Rene Santiago, lagi ho nating narinig ito tungkol dito sa issue ng traffic, lalong-lalo sa Metro Manila. At ang traffic sa Metro Manila ay one of the worst, kung hindi man worst, ay isa sa mga worst na lagay ng traffic ko sa buong mundo. Hindi naman natin dapat ipagmayabang ho yan.
ganun pa man, di rin natin masyadong dapat ikahiya, pero nakakahiya. At ang taong bayan po ang apektado. Alamin nga natin, kay Dr. Kay Engineer Rene Santiago. Engineer, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. May paglilingkod ko sa iyo? Hingin lang ho namin ang inyong opinion tungkol dito sa plano ng, patutupad na nila, ang Metro Manila Council, na gawin 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok ng mga empleyado sa local government lamang po. Makakatulong ba ito kahit papaano? Parang nagtanggal ka ng isang balding tubig sa Manila Bay. Ang katulad ng epekto niyan. Isang balding tubig sa tubig ng Manila Bay. Parang iniisip natin, wala rin itong epekto? Wala epekto po yan. Medyo gaganda ko yung buhay ng mga empleyado. Makaka-uwi sila ng maaga. Paano kung matrapiko? Paano sila makaka-uwi ng maaga? Alas 4, pwede na silang uwi dahil yung kanilang service car tulad ng service bus ng MMDA, hindi na pwedeng tumakbo doon sa exclusive lane. Kaya siguro inigsiyan para makauwi naman ang sila ng maaga. yung 7 o'clock a.m., the difference of 1 hour sa normal na 8 o'clock a.m., walang mangyayari doon, walang tulong ho yun. Walang tulong kasi matagal lang lumampas yung peak hour natin. Nag-stress na tinatawag na mula alas 7 hanggang alas 10 na tayong peak hour. Uh-huh. O minsan 6:30, nagsisimula na dahil naghahatid yung iba sa eskwelahan. Kaya walang effect yan yung, Kasabay yung flattening pa rin the peak hour. Nag-flatten na nga yung peak demand cycle. Kasi 7 o'clock at saka 8 o'clock a.m., walang pagkakaiba, ibig sabihin. Walang pagkakaiba at saka yung number ng employee, mangilan-ngilan lang yan, local government involved. Totoo. Local government lamang. So, ko dyan, isang balding tubig sa Manila Bay ang tinanggal. Okay. Kung kayo na may tatanungin, anong iniisip ninyo para yung kayang ipatupad ng pamahalaan? Kung diyan yan ang pinag-iisip nila, mas epektibo kung mag-adapt sila ng hybrid work at saka hybrid schooling. Paano at ito? Least maybe 2 out of 5 days in a week nag-hybrid. Yung eskwelahan pwedeng gamitin, yung kayo nang ginagawa ngayon. Pero ang dahilan po ay dahil sa mainit na panahon, hindi sa traffic. Hindi sa traffic. Gawin nila dahil lang sa traffic, gawin ang sunod-sunod yun. In other words, 2 out of 5 days in a week, mag-hybrid sila sa eskwelahan. Malaking effect ko yun. Oo, dahil madaming mga estudyante ang hindi napapasok sa bahay lamang. Oo, kasi ang number of trips per day sa pumunta sa eskwela, mga 4 million Mm-hmm. Opo. How about ang mga government offices? Baguhin din ang kanilang pasok. Yun. Kasi sama sila sa hybrid, pati pribadong employer. Yun. Pag yan ang kinamuan, laking effect nun. Pwedeng ikatwira na lang doon yung mainit din panahon. Sabay na. Nakita naman natin yung effect ng hybrid ng pandemic, ng COVID. Ang laking nawala sa traffic. Tama. Okay. So dapat ay pag-isipan pang mabuti. Dahil mismong ang Management Association of the Philippines ay humihiling doon kay Pangulong Marcos na magdeklara na ng state of emergency sa nangyayaring sobrang traffic sa Metro Manila. Ito lang sa video natin. Ang kinakatwiran kasi ng mga opisyal, halimbawa ng MMDA, kaya matraffic, maraming sasakyan. Mas marami yung sasakyan nila. Baka mas malaking contribution kung lahat ng sasakyan ng gobyerno, igarahe tapos sumakay sila sa bus. Yun, tama yun. Para hindi rin nag-aaksayan ng gasolina, yung mga nasa gobyerno. Anyway, tingnan naman natin kung magiging epektibo itong sinasabi nila na 7 a.m. to 4 p.m. to 4 p.m. Yung mga government offices under local government units lamang na nasa National Capital Region. Okay. Thank you po, Engineer, at good morning. Good morning. Salamat, kabayan. Si Engineer Rene Santiago, Transportation and Management Consultant. Ayun. Wala din daw, para daw
sumalo ka ng isang baldin tubig sa Manila Bay. Yun ang epekto. Ito na. Meron pa? Meron ulit? Latest? Oh, okay. Balikan natin si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Commodore, good morning ulit ho. Yes, good morning, Kabayan. Oh, ano na po ang latest natin tungkol doon sa chopper? Yes, meron tayong update ano, as of 8:25 kanina. Eh, nag-expire na po yung dalawang piloto natin sa hospital, sa Bautista Hospital. Oh. Hindi pa natin alam kung anong dahilan dito sa pagbagsak. Hindi pa. But they were there to... It was a training flight. Okay. They were there to conduct emergency procedures. So, hindi pa rin masabi anong nangyari doon. Anong ibig sabihin po pag emergency procedure? Limited knowledge ko, Kabayan, ano? Po. Magsisimulate sila ng mga... something goes wrong sa taas. Okay. And then, paano nila i-handle yon? Yun. Yung mga emergency sa air. Sa air. Okay. Okay. Oo, so, yung mga piloto, may mga ganong emergency procedures, what to do pag merong mga problema sa taas. Yun sa... dapat ang training flight nila ngayong umaga. Yun. Doon dapat sila masanay kung anong gagawin nila habang may problema habang sila lumilipad. Yes. Ayun. Okay. Commodore, maraming salamat ulit ha. Good morning. Wala anuman. Maraming salamat, Kabayan. Yun ang latest po ni Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy na kumpirmado po yung sakay ng dalawang trainer chopper ay naitakbo pa sa ospital pero ang reporto ngayon ay patay na. 8 minuto bago magikasyam. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Uy, umiinit itong issue ng nung puguan doon sa Bambantarlak. Ha? Pinaimbestigahan na ngayon. Pinaimbestigahan na ng PAOC, ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung posibleng koneksyon nga ng mga lokal na opisyal sa sinalalakay na pogo hub sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Baka hindi lang yung ang tinuturi si Mayor Goo ng Bamban. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, dapat ay malaman kung bakit nabigyan ng permit itong Zone U1 technology na nasa likuran lamang ng Municipal Hall ng Bamban. Ah, grabe ano, nasa likod lang pala ito. Na-recover po sa 11 volt. Wow! Na-recover sa 11 volt na natagpuan sa Pogo Hub ang mahigit 5 milyong pisong cash at iba't ibang ID at mga susi ng sasakyan. Nako, ayun, dito na. Lumalaki na ang issue na ito ha, lumalaki na. Kahapon lamang, kailan ba yun? Kahapon, isang araw, huli man daw at magaling, bumuo na rin ang DILG ng task force na mag-iimbestiga sa posibleng connection nga ng mga lokal na opisyal dito sa Pogo Hub na ito. Ang dami hong gusali nito ha, ang daming gusali nito na natuklasan ni na Gilbert Cruz. At nakumpirma, nakapangalan no, ito yung kumpirmado nakapangalan kay Mayor ng Bamban, Alice Goo, ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa villa ng Pogo Hub. Ganyan din ang electric bill na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Nako, congratulations ulit kay Undersecretary Gilbert Cruz. Congratulations, sir. Ha? Sa inilabas ng mga pahayag, ayaw magpa-interview eh. Yung electric bill nga pala mahigit, nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Ba? Mas malaki yung kaysa doon sa laman ng vault. Pero sa inilabas na pahayag, tinanggi ho ito ni Mayor Goo na sangkot siya sa illegal na operasyon ng Pogo Hub. Ay bakit ho, Mayor? Nasa likod mismo ng munisipyo ng Bamban. Yun. At saka bakit ho nakapangalan sa inyo yung isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa may villa ng Pogo Hub at bakit yung electric bill na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso ay nakapangalan din po sa inyo. Ayun, yun ang dapat sagutin ni Mayor Goo ng Bamban Tarlac. Puguan na naman ito. Ang laki daw nitong compound na ito eh. Ay nako, eh, siyempre, iba na ang nasa isip nyo. Goo, Mayor Goo. Chinese sounding na pangalan ano? Ha? Ito, sabi naman ng iba natin mga kababayan.
Si Charity Kasipi, thank you very much po. Good morning, kabayan, sabi ni Mina Lee. Ang titigas talaga ng ulo ng mga government officials natin. Mismong presidente nga ang nagmandato na maging modelo sila ng taong bayan. Tama ho yan. Parang nananadya sila, mga abusado, ang yayabang. Nakaka-stress po kayo. Wag kayo ma-stress. Relax lang ho. Talagang unti-unti, sana mabigyan ng aksyon ng Pangulo ito. Siya na ang nagbabala eh. Si Lito Tevez. Good day po. Dapat po hatiin ang working force na government magkaroon ng day shift at night shift. Isabay ang transportation para mabawasan ang traffic. Paraan din ito maliban sa pagpantay ng minimum wage sa Metro Manila. Anyway, naplatandaan ho ninyo nung panahon ni dating unang ginang Imelda Marcos, natatandaan ko noon. Yung pinag-usapan na rin yung traffic ng panahon na yun, although hindi masyadong matraffic noon. Pero ang ginawa ho nila bilang governor ng Metro Manila, yung mga pabrika, mga malalaking tanggapan, especially mga pabrika na maraming mga tauhan ng kailangan, pinalabas niya ng Metro Manila, doon kayo magtayo ng inyong mga pabrika. Para sa ganon ay mabawasan ang mga empleyado dito sa Metro Manila. Yun. Isa yun sa magandang paraan. Gawin na. Alam mo yung train natin, PNR, nung pinalinis sa atin, nilinis natin mga informal settlers at inilipat sa iba't ibang lugar outside Metro Manila, inilagay po namin yun sa mga lugar na dadaanan ng train para magtatrabaho sila sa Metro Manila, pero uuwi sila ng probinsya, Laguna hanggang Batangas sa pamagitan no ng train. Ayun. Ito? Pag-asa Island. Ah, may signal. Sige. Sa Pag-asa. Si Larry Hugo, isang mangisda sa Pag-asa Island. Maraming salamat po, Mr. Hugo. Magandang umaga po. Good morning. Hello. Good morning po. Magandang umaga po. Opo. Ay, kamusta ho ngayon dyan sa Pag-asa Island? Ang sinasabi po sa balita, na alarma ng ating mga kababayan dyan dahil yun sa malapit na paglalayag ng mga barko ng China. Tama ba? Residente ng Pag-asa Island kasi hindi naman dati daanan ng barko yung lugar. Oh, pero dumaan ng mga barko ng China. Hello. Dumaan sa may harap ng barangay Pag-asa. Opo. Malapit na malapit ho yan. Hello, Mr. Hugo. Medyo may problema lang ho ating signal dahil Mr. Hugo? Mr. Hugo? Po, hello. Nawawala po yung signal. Opo, nawawala. Opo. Pero okay lang naman ho kayo dyan sa Pag-asa. Wala ho kayo nagiging problema ngayon. Okay naman po ba yan? Ano ho? Bali, nagtatak yung mga tao sa barangay si Pag-asa kasi nga Opo. Ano ho, karaniwang hanap buhay natin dyan, Mr. Hugo, ng ating mga kababayan? Mr. Hugo, medyo mahirap talaga signal, ano? Malayo, tsaka dadaan ka sa dagat. Sige. Pasalamat na lang tayo kinong Larry Hugo, isang mangisda at presidente ng Pag-asa Island Fisher Folk Association. Sayang, hindi lang humaganda ang signal niya dun sa naturang lugar. Tuloy lang natin itong mga text sa atin. Kabayan, sabi ni Mil Lim, sana po ay hindi kami maging laman ng balita sa darating na panahon dahil sa pagbaha. Patuloy pa din po kasi ang mining operation sa barangay Mambog, Botolan, Zambales. Ang media na lamang po ang huling kanlungan namin para po mapigilan ang pagkasira ng aming kabundukan. Nako! Yan. Secretary Yulo, ito na naman. Eh, yung problema natin kay Secretary Yulo. Mahirap interviewin. Yung akusasyon sa inyo na mas prioridad ninyo ang negosyo kesa sa proteksyon ng kalikasan. Kung di po mapupukaw ang diwa ng mga barangay officials sa lugar, sure na po kami na ibabalita niyo dahil lubog na kami sa baha katulad ng nangyari na noon. Ay, nako. Sabi ni Mil Lim. Sa ano yan?
officials na dyan. Kabayan, sabi ni Dulce, bakit ang mga mayayaman gusto pang magpayaman? Di naman nila madadalian sa kabilang buhay kapag sila namatay na. Aba, hindi ho. May iwan naman nila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga anak. Pero tama kayo, ang isang mayaman tao kapag namatay, wala na. Wala din. Yung pinaghirapan niya, kayamanan niyang tinatago-tago niya, hindi naman niya madadala doon. Si Louis Basco. Good morning po, Ninong Handsome Kabayan. Ba, inaanak ko pala ito. Eh, ito nakasulat to. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kalikasan natin. Dapat po siyang mag-resign na at italaga na lang sa karapat dapat na mamuno sa DNR na may pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan. Kawawa naman si Mother Nature. Talaga, ay nako, listening po habang nasa biyahe. Ay, ingat ha, ingat muna kayo, Louis, ingat. Si Cheryl, naimbag nga bigat, apo kabayan na uli. Bakit yung Ilagan de Belacan Road na simula na ang paggawa ng daan pero bigla na lang tinigil? Nako, sabi daw dahil may kaso. Sayang, ay bakit naman na sinimulan, may kaso pala. Sayang, after nilang sirain ang mga kabundukan. Ay, ganoon. Naku, de Belacan Road. Sinira na rin kabundukan, tapos sininto. At hindi na rin tatapusin. Ano ba ito? Papunta rin sa maliit na plane or... Ano? Papunta doon ay maliit na plane or banga. Ay, hindi ko lang alam yun. Anyway, bangka. Hindi, banga ay. Oo. Si Nungski, good morning kabayan, sad lang pong isipin at reality at napa-obvious na mga anomalya sa gobyerno, kaya nga po nila inaalis si Ma'am Gina, si Ma'am Gina Lopez ng DNR noon dahil sa mga obvious na anomalya na na-expose niya. Yun, oo nga, nung panahon ni Gina, ang kayang priority ay ang kalikasan. Ngayon naman, ang sinasabi at akusasyon kay Secretary Yulo ay priority naman niya ay hindi kalikasan, kundi negosyo. Oy. Sabi ni Kalog Torres, sa lawak ng mga lupain at kabundukan sa Palawan, baka marami pang anomalya sa lupain ang nakatago dyan. Ay, marami pa ho. Na pag-ari ng mga ma-implementsyong tao na hindi pa nalalantad. Ay, malamang. Malamang ho. Antabayan ninyo, susunod na ang Pintig ng Bayan sa pamagitan ni na Joyce Balancio at ni si Jonathan. Oo, Jonathan Maestra. Siya ba may birthday? Si Robert Mano, yung nagpakalat dito ng pansit na may pandesal. Ha? Pero si Jonathan ay nagpakain din ng pansit din? Pansit bato? Oh, si Robert Manang may birthday, si Jonathan ang nagpakain ng pansit bato. Oh, bakit? Bakit? Ay, sige. Robert, ha, may utang ka. Bayaran mo si Jonathan. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan, at syempre pa ang sigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan! I-